Hello guys, ako nga pala si Danny. At ako po si Lorna. At welcome po kayo sa aming YouTube channel. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil muli tayong binigyan ng mabuting pagkakataon upang tayo po ay muli pong makagawa ng panibagong vlog sa taong 2019. Dahil mahal, natigil tayo sa paggawa ng vlog ang pinakalast na vlog natin na naipost sa YouTube is November 7. Kasi ang last vlog na ginawa natin sa YouTube channel is last November 7. Mm-hmm. Eh ngayon ay January, first week na po ng January. Kaya almost 2 months tayo mahal na wala tayong na-upload na vlog sa YouTube natin. Pero sa awat tulong ng Panginoon, narito po tayo muli upang tayo po ay makagawa tayo ng vlog. Di ba, mahal? Oo. At medyo matagal-tagal na rin yun. Di ba? Mm-hmm. At salamat nga sa Diyos. Di ba? At muli tayong makakagawa ng vlog. At least, ito na naman para meron tayong ma-share sa ating mga kapwa-tao na yung meron ding yung patungkol sa mga relationship goals. Mm-hmm. Di ba? At saka yung at least makapakinig sila. Mas maganda kasi, mahal, na nakakarinig yung bawat isa ng parang sharing patungkol sa anong dapat gawin, ano bang dapat sa tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Yun yung pinakamaganda, diba? Kasi nga, syempre, pag tayo mahal, umaamin naman tayo, hindi naman talaga tayo ganun ka-professional pagdating sa pag-a-advise. Pero syempre, sa awa at tulong ng Panginoon, sa pamamagitan po ng experience, at dahil sa mga spiritual advice ni Brother Eddie at ni Brother Daniel is nagiging gabay natin sa paggawa ng bawat isa po sa atin. Kaya at salamat nga sa Diyos, may mga mangangaral tayo na talagang nagpapaalala, lalo na sa mga mag-asawa, di ba? Lagi siya lang nagpapaalala kung ano ba yung nasa banal na kasulatan na dapat gawin ng mag-asawa para makasunod sila sa utos ng Diyos, di ba? Kaya ngayong araw na to ay muli tayo magbubukas ng panibagong vlog sa taong 2019. At itong vlog natin, mga kasama, is dahil nga para po doon sa mga bago naming mga subscribers, mga bago naming mga viewers at mga followers, ay dahil nga na-feature tayo sa Rated K ni Miss Corina Sanchez last March 15, 2018. At ang good news nga yan, mahal, tayo yung pinaka top love story ng Rated K sa taong 2018. Di ba, mahal? Kasi nga, maraming mga love story ipinakita sa Rated K, pero tayo yung nag-top, at sa awat tulong ng Panginoon, umabot na siya ng 10 million views. Okay, di ba? 10 million. Accounting pa. As the moment, 10.2. 10 million and 200,000. Mm-hmm. Counting pa yon. Kaya na-awardan tayo ng Rated K. Kaya nga yung year-end ng Rated K, napalabas tayo uli. Oo nga, nakita nga ako nung sa Film Life, sabi sa akin, hoy, na ipalabas ulit ang inyong ano, sabi nga nun. Pasakay ako sa elevator. Na pinalabas ulit yung love story nyo sa ano, ha, sa Rated K, bago yung last ano, sabi niya, December 30 yata yun. Yun, sabi. Kaya yun po. Ngayon, ang pinaka requested topic ng ating mga followers, kasi nga yung sinasabi nga ni Mrs. na kapag ka ang asawa mo is bigay ng Diyos, wala kang magiging problema. Kasi nga, bahay at kayamanan, minamahal sa magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya nga meron kang isang nag-comment doon, naiiyak pa daw siya yung sinabi mo ngayon. Kasi naramdaman talaga daw niya na yung asawa niya bigay ng Diyos dahil napakabait daw ng asawa niya. Pero on the contrary, mahal, ano nangyari doon naman sa isang nag-comment? Sa iba naman nag-comment, sabi niya, hindi daw yata galing sa Panginoon yung asawa niya. Kanina galing yata sa demonyo. Oo. Bigay daw ng demonyo yung asawa niya. Eh, kaya ang topic natin ngayon, guys, is
Paano ba natin malalaman kung ang ating karelasyon is talaga bang bigay ng Diyos o bigay o hindi bigay ng Diyos? Yan naman yun eh. Bigay ng Diyos o hindi bigay ng Diyos. Eh, pagka hindi bigay ng Diyos, eh syempre, bigay ng kaaway yun o bigay ng demonyo yun. Kasi sabi nga, pagbigay ng Diyos, kumbaga, kung may problema, maliit lang, kunyari yung pagsasama nila, makikita mo, kung bigay ng Diyos, bless kasi yung pagsasama nila. Kahit sa among tignan, di ba? Yun. Natandaan ko pa nga yung sinabi ni kapatid na Ellie, ni Brother Ellie, di ba? Pag yung pagsasama nyo, may parang ano ng Panginoon, ng Diyos, may sinasamahan, basbas, sinasamahan, o sinasamahan ng Diyos. Mula sa pinansyal, sa ano, basta sa lahat ng bagay, parang andun yung ano eh, kasi meron nga nung ano nga mahal, diba? May nags, ano na, bakit nung naging mag-asawa sila, hirap na hirap sila, diba? May ganun. Talagang hirap yung hanggang sa, kumbaga, may sinabi kasi pati na Eli noon eh, pagka ang pagsasama nyo talagang may ano ang Diyos. May pagkasi ng Diyos, oo, may pagsama ng Diyos. Wala kang ano, may problema man, pero hindi naman ganun. Hindi ganun mabigat ng mga problema. Kasi siya yung magsusupply eh, ng need mo eh. Siya yung magsusupply kung ano man may problema, masagot ka agad yun. Ganun yung pagka, ano ko, sa sinabi ni Brad Eli noon. Noon. Kaya ngayon, alamin natin, syempre, para at least magkaroon tayo ng guide, lalo na dun sa mga binata at mga dalaga na merong magbabalak na magkaroon ng girlfriend, boyfriend, at dun naman sa mga meron ng mga asawa, eh, paano ba natin malalaman na, itong asawa ko, bigay ng Diyos to. Itong asawa ko, hindi to bigay ng Diyos. Paano mo nasabi? Diba? Kasi syempre, mas maganda kasi na meron tayong guidance. Meron tayong, wag tayo, ngayon, pag nalaman nyo pong ganito, ganyan, eh, huwag naman tayo masyado agad na humatol na, ito pala asawa ko, hindi bigay ng Diyos. Diba? Kaya ang gagawin natin is, ano ba yung palatandaan? Kasi may mga palatandaan naman eh. Kung ang asawa ko eh, bigay ng Diyos. Una, ang isang, pag sinabi kasing sa Diyos, dapat ang pinaka number one na makikita natin sa isang tao is bigay talaga ng Diyos, dapat siya may takot sa Diyos. Di ba, mahal? Tama ba yun? May takot sa Diyos, di ba, mahal? Yan ang number one. Kasi syempre, bigay ng Diyos, kung bigay ng Diyos siya, dapat may takot sa Diyos yan. Kasi pagka walang takot sa Diyos, eh, ibang usapan yun. Diba? Eh, paano ba natin malalaman na itong taong ito may takot sa Diyos? Diba? Ano ba yun? Ano ba ang nakarugtong dun sa taong may takot sa Diyos? Eh, di sumusunod sa utos ng Diyos. Yung mga utos na nasa Biblia, di ba? Mga aral ng Diyos. Siyempre, alam naman natin kung ano ba yung aral ng Diyos, kung ano ba yung utos ng Diyos, di ba? Eh, alam naman. Yung may takot sa Diyos, yan yung taong sumusunod sa utos ng Diyos. At yung pagsunod sa utos ng Diyos, lahat ng alam nating mabuti na magagawa ng isang tao, yun na yung palatandaan na ikyang kakasamahin natin o kasama natin is talagang bigay ng Diyos. Ano ba yung mga example, mahal, ng mga aral ng Diyos na dapat ginagawa ng isang may takot sa Diyos? Eh, di marunong siyang ano, kung sa lalaki, marunong niyang anuhin yung asawa niyang babae. Pangalan nito, yung nasa Biblia. Yung nagkakandili, diba? Yung nagkakandili ng kanyang sariling sambahayan. At saka hindi, yung marunong siyang sa pagtrato niya sa asawa niya, hindi siya mapait sa pagtrato sa asawa niya, di ba? O, marami. Marami. Marami kasi. Basta, una, pagdating sa pakikisama sa asawa, maayos siya. Okay, isa-isay na natin. Pero syempre, hindi naman natin kaya isa-isahin. Diba, no? Kasi nga, napakarami nun. Una, may malasakit sa pamilya. Ha? Then,
may pagmamahal sa asawa, hindi nang bubugbog. Kasi meron kasing mga tao, may mga meron kasing mga asawa eh ginagawang punching bag yung asawa. Lalo na pagka nakainom. Kaya dapat ang lalaki o sino man dapat hindi mabisyo. Kasi kaysa na, kaysa ubusin mo yung pera mo sa pagbibisyo, hindi ibigay mo na lang sa pamilya mo. Ba? Ipang ano niyo? I-family ano niyo, reunion niyo, 'di ba? Kaysa naman na ubusin mo yung pera mo sa sugal, sa alak, sa sigarilyo, so ano mang sa sugal, ano man 'yan, eh dapat ipunin niyo para sa pamilya niyo. Ganun din naman sa babae, mahal, kasi may babae rin naman na mahilig sa sugal eh. Vice versa. Oo. At saka dapat ang babae marunong rin siya magpasako sa asawa niya ng lalaki. Kasi, ako. Oo, di ba? Marunong magpasako. Kasi utos yun eh. Utos yun sa Biblia. Papasako. Ayan. Sa asawang lalaki. Mm-mm. Okay? And then, syempre, yung sinasabi ko nga, yung nagkakandili sa sariling sambahayan. Pero pagka hindi ka nagkakandili sa sambahayan mo, eh, mas maigi pa daw yung hindi sa masang panalaya. Kaya, yun yung pinaka-ano natin. Kung ikaw ay may pamilya na, unahin mo na yung pamilya mo. Hindi yung bisyo mo, kasi may mga meron kasi mga lalaki mas inuuna yung bisyo kaysa sa pamilya. Diba? Kaya yung drugs, 'yan. Kaya nga yung sinasabi nga nila na yung kaya yung asawa daw niya bigay ng demonyo, kasi nga ang nakikita niya is puro sakit ng kalooban, puro problema. Kaya nga meron na natotokhang na mas inuuna pa yung drugs. Kaya nga minsan yung mga anak niya pinagsasamantalahan niya. Okay? Tsaka ano, sa pagsasama ng mag-asawa, kung talagang yun ay bigay ng Diyos sila sa isa't isa, may kapayapaan sa pagsasama nila. Hindi magulo. Hindi magulo. Kumbaga, hindi gera, sigawan, away, batuhan ng, sabi nga ni brother, batuhan ng sensei, kawali, patplato, sensei. Kasi nga, magulo eh. Kaya nga laging kinukwento ni Brother Elsa kani Kuya Daniel, di ba? Pumasok daw yung anak sa eskwelahan. Tinanong ng teacher yung kanyang estudyante, anong pangalan mo? Demonyito po. Ha? Bakit demonyito? Anong pangalan ng nanay mo? Demonya po. Eh, yung tatay mo? Demonyo po. Ha? Eh, saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Eh, yung pala, kaya yung pinuntahan ng teacher dun sa, ano, dun sa bahay niya, eh, lagi pala nag-aaway itong mag-asawa. Eh, sabi nung ano, dumating yung lalaki, eh, hindi pa kumakain. Sabi niya, ano ba naman to? Oy, demonya. Wala man lang makain dito sa pag-uwi ko. Diba, no? Eh, yung sinasabi niya. Eh, ngayon, sabi naman nung babae, oy, demonyo ka. Eh, kung nagbibigay ka sana ng makakain natin, hindi may pagkain ka. Eh, sabi, eh, sumingit naman yung bata. Mama, nanay, mama, papa, wag na kayo mag-away. Eh, sumagot yung tatay, ikaw na demonyito ka, wag ka nang makasabat-sabat dyan. Diba? Eh, ngayon, naasar yung tatay, makaalis na nga rito sa impyernong bahay na to. Diba? Kaya, pagdating sa school ng bata, eh, yun ang sinabi. Demonyito siya, tatay niya demonyo, nanay niya is demonya, at nakatira sila sa impyerno. Eh, talagang magulo, di ba, mahal? Eh, kapag ganun ang mangyayari sa relasyon ng mag-asawa, eh, talagang gulo. Ang, kasi nga, yun kasi ang trabaho ng demonyo, mahal eh, na paguluhin ang pagsama ng pamilya. Kaya dapat, ang bago sila pumasok sa pag-aasawa, yes, tignan nila bawat isa sa kanila na pareho, ang babae may takot sa Diyos, ang lalaki may takot sa Diyos. Walang magiging problema. Yes. Kasi pag ang may takot lang sa Diyos, yung isa wala. Ang ano rin eh, mahirap eh. Dapat pareho sila na may takot sila sa Diyos. Diba? Kaya nga ang pag-aasawa, hindi yan basta-basta eh. Sabi nga ni Brad Eddie eh, ang pag-aasawa daw, ano ba yun? Yun daw ang pinakam, parang mahirap. Ano, hindi daw sa, sabi niya, yung pupunta sa tahimik, ano ba yun? Lalagay na sa tahimik. O, lalagay sa tahimik. Hindi. Ito daw yung pinaka. Magulo pag daw. Hindi daw sinamahan ng Diyos ang pagsasama ng mag-asawa, ito yung pinakamagulong pagsasama. Sabi ni Brad Erin. Kaya dapat mga kasama, maghinay-hinay po tayo, lalo na po sa mga
mga dalagat, mga binata, na pag-isipan natin mabuti. Na kung ang ating kakasamahin ay talaga bang bigay ng Diyos. At kung hindi, eh, kasi talaga makita mo naman yun eh. Kaya lang syempre, may mga tao talaga na nakatago ang intensyon. Kaya para maiwasan yun, para makita mo talaga yung intensyon niya, hindi subukin mo, patagalin mo. Mag-start kayo, mag-start kayo sa pagkakaibigan. Kasi wag kagad subo ng subo kasi nga syempre mapapasubo ka talaga. Eh pagka ganyan ang nangyayari sa atin, sabi nga mas maganda na yung mag-antay kaysa naman na magsisi ka sa huli. Oo, at saka ano, at saka pag sa tagal kayo magkaibigan, kasi magkaibigan nga kayo, di ba? Magkakalabasan niya ng mga ugali yun. Total, magkaibigan na naman kayo, di ba? Kasi syempre, wala na kayong itatago. Kasi pagka ito ugali ko, di, kung ayaw mo, di, yun yung ano natin. Kasi pagka na, nagsimula sila yung, kunyari na labad person, nung kagusto ko agad, magtatago yan ang ugali kasi gusto niya yung babae. At gusto niya yung ililihim niya yung mga pangit. Oo, mga pangit na ano. Pero kung nag-start kayo sa pagkaibigan, hindi, pagkaibigan kayo, body-body kayo, kaya kahit na ano, ilabas mong ugali, o kaya kung talagang ganyan ka, kasi kaibigan mo nga eh. Kasi meron kasi akong nakita na ano, kaya siya na in love, mabait. Pero yung nag-asawa na, binubugbog na siya. Nagkamali siya. Kasi nga tinago nga dahil nagkagusto yung lalaki doon sa babae. Siyempre, hindi niya ipapakita yung pangit niya side. Ugali. Eh samantala, kung mag-start kayo ng magkaibigan, wala, hindi pa naman kayo nagkakagustuhan, di ba? Pwede niyo pakita yung mga talaga ugali ninyo kasi magkaibigan lang kayo. Yes. Kaya mas maganda ang pag-ibig na nagsimula sa pagkakaibigan and then na-develop. Yun yung pinakamaganda. Sabi yun ni Kuya, di ba? Mas mabuti ang pag-ibig na na-develop kaysa the life at first sight. Kaya yan po yung ating ano. Ngayon, doon naman po sa mga, for example, paano po yun? Yung asawa ko talagang mabisyo, talagang markado talagang ano, sa demonyo. Eh kung yan po yung ano natin, eh baka naman di pa naman siya nakakapakinig ng aral ng Diyos. Eh baka meron kasi sinasabi si Brother Eddie na pagre-repair. Kasi nga syempre may mga tao talaga na nagumo na talaga sa bisyo. Ngayon, pagka nakakilala ng aral ng Diyos, baka sakali na magbago. Kasi nga syempre tandaan natin, ang tao naman po kahit napakasamang tao, diba, sa Biblia nga 'di ba, may mga sa unang pagkakataon talagang masamang tao. Diba? Gaya ni Maria Magdalena na patutot, sila Mateo na mandarayang maniningil ng buwis. Meron din, di ba? Yung kasama ni ng Panginoong Hesus Kristo na pinakaw, yung magnanakaw, di ba? Nagsisi siya, bandang huli na. Masamang tao. Pero pagka binago ng Diyos, nagsisi sa paggawa ng kasalanan, hindi, sabihin, magiging sa Diyos din. Kaya dapat, wag nating basta, baka ang gawin nyo po, hiwalayan nyo kagad, di, bigyan nyo ng chance na mapakinig sa aral ng Diyos. Baka sakali, buksan ng Diyos ang puso, kaisipan ng mga asawa natin, di, patpakitaan nyo lang, sabi, kayo talaga ang mabuti kaysa Diyos. Pakisamahan mo, baka maakay natin. Kaya, dali niya sa mga ano, di ba? Kaya, yan po yung pinaka-payo po namin dun sa mga patungkol po dun kung ang aking karelasyon ba is sa Diyos or hindi sa Diyos. Kaya, Oo, at saka ano, mahal, kunyari, kung sila talagang ano, may mga ginagawa namang ano, Bible Expo si Brad Eddie, di ba? O di, doon sila mag-date, kunyari yung babae o yung lalaki, wala pa sa kanilang nakakarinig nung ganun. Di, invite namin kayo sa Bible Expo ni Brad Eddie. Makinig po kayo dahil ang tinutukoy doon pala yung salita ng Diyos eh. Wala namang mawawala sa kanila eh, di ba? Kundi, wala mawawala sa inyo, kundi mapapaayos pa yung inyong relasyon pagka nakapakinig kayo ng mga salita ng Diyos. Yes. Yan, di ba? Kaya yun po, siguro yun yung unang step para makapakinig, para maging sa Diyos ang ating mga asawa, para at least
maging maayos po ang pagkasama ng inyong pamilya. Mm-hmm. Kaya sana po, naintindihan po natin, bagamat hindi pa naman yan kabuuan ng ating vlog sa araw na ito, siguro sa susunod po na pagkakataon, ay itutuloy po natin yan sa iba't ibang mga araw. Kaya sana po, kung nagustuhan nyo po itong vlog namin, sana huwag nyo kalimutan na mag-like. Pinito nyo lang po yung like button dyan para at least malaman po namin kung nagustuhan ninyo. At kung meron po kayong mga punto na na-absorb o nagustuhan ninyo, pwede nyo pong i-comment para at least ay malaman po namin kung naiintindihan nyo po ba yung topic namin ito. At kung meron po kayong mga kakilala na sa tingin nyo po is ang asawa niya ay bigay ng Diyos o bigay ng demonyo, pwede nyo pong ipanood itong video na ito para at least magsilbing gabay. Di ba, mahal? At the same time, kung kayo po ay bagong viewers namin, followers, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Nandyan po sa baba. Pakipindot nyo naman po yung subscribe button para kayo po ang unang-unang makakapanood ng aming mga vlogs. Kaya every Wednesday ay meron po kaming vlog sa YouTube channel po namin. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa aming FB page, Danny Loves Lorna, at kung meron po kayong Instagram, Twitter, search nyo lang po Danny Loves Lorna. At kung meron man pong commercial na lumabas sa YouTube channel naman ito, huwag nyo muna i-skip, guys, kasi para at least makatulong po kayo sa amin pag sa tingin po sa YouTube channel po namin. Kaya hanggang dito po muna. Salamat po sa Diyos, di ba, mahal? Salamat sa Diyos, at sana po ay patuloy tayong ingatan ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya ako nga pala si Danny. At ako po si Lorna. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye po. God bless. God bless.